Bakit hindi na pwede i-recover ang Titanic sa ilalim ng dagat? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang Titanic ang isa sa mga pinakasikat na barko sa kasaysayan. Nakilala natin lalo ang kwento sa likod ng trahedyang ito dahil sa pelikula nina Leonardo DiCaprio at Kate Winslet na Titanic noong 1997. Halos sigit sa isang siglo mula noong lumubog ang Titanic. Pero ano na ba ang estado ng barkong ito at may paraan pa ba para maiangat ito mula sa ilalim ng dagat sa United Kingdom? Noong summer ng 1907, tumaas ang share ng Cunard sa merkado nang nagdebu ang dalawa nitong barko, Lusitania at Mauretania. Nakaschedule ang serbisyo ng nasabing barko sa taon din na ito. Kaya naman, ang chairman ng White Star na si J. Bruce Ismay ay nakipagkita kay William P. Ray. Nagplano sila na gumawa ng mga barko na makikilala para sa ginhawa na ibibigay nito sa mga pasahero kaysa sa bilis ng biyahe. Napagkasunduan nila, nagagawa sila ng tatlong vessels na may pangalang Olympic, Britannic at Titanic. At noong March 1909, sinimula nilang gawin ang Olympic at Titanic ng sabay. Ang sister ships na ito ay dinisenyo ni Thomas Andrews ng Harland at sakay sa Titanic, tulad ni British journalist William Thomas Ted at ang co-owner ng Macy's Department Store na si Isidore Strauss at ang kanyang asawa na si Ida. Matapos ang ilang stops sa Cherbourg, France at Queenstown, ang Titanic ay naglayag na papuntang New York. Merong halos 2,200 na tao sa barko ng isang Amerikano. Si Robert Ballard ang nanguna sa American-French Expedition mula sa US Navy Research Ship na NOR. Parte ito ng quest sa pagtest ng Argo, ang 16-foot na submersible na may kamera na nakakapag-transmit ng live images sa monitor. Binabang submersible, 13,000 feet sa ilalim ng Atlantic Ocean. Nakakuha ng mga unang underwater images ng Titanic noong September 1, 1985. Nakita din sa video na ang barko ay nahati sa dalawa. Ang buo nito ay madaling ma-recognize at ang stern section o likod na bahagi ay sirang-sira na. Nakita din sa video na ang Titanic ay may mga kulay kalawang na organismo. Ito ang tinatawag ng mga scientist na rusticles. Ang rusticles ay mga iron-eating microorganisms na kumukonsumo sa barko. Ganun ba talaga kahirap i-recover ang Titanic? Oo, mahirap ito. Pero hindi ibig sabihin ay hindi kailanman sinubukan na iangat ito mula sa ilalim ng karagatan. Simula noong nadiskubre ito noong 1985, kinonsiderang i-recover ang Titanic. Maraming ideyang naibigay para i-recover ito gaya ng paggamit ng crane na nakamount sa salvage vessels. Mayroon ding kakaibang suggestion gaya ng paglagay ng napakaraming ping-pong balls o helium-filled balloons sa barko o i-freeze ang barko na parang ice cube para ito ay lumutang sa surface. Ang pinakamatagumpay na operation ay naganap noong 1998 na kung saan ang company na RMS Titanic Incorporated ay nagawang i-recover ang 300 square section ng starboard hull na humiwalay sa katawan ng barko dahil sa impact 86 years ago. Ang starboard na nakuha ay may bigat na 20 tons at bukod dito may na-recover din silang humigit kumulang na 5,000 artifacts. Ilan sa mga ito ay mga alahas, laruan, pinggan at mga equipment na ginamit sa barko. Wala nang naging salvaging expeditions makalipas ang 1998. Ayon sa mga oceanographers, ang sea environment sa ilalim ng karagatan ang tuluyang nagwawasak sa kondisyon ng Titanic. Ang saltwater acidity ang tumutunaw sa vessel kaya nakocompromise ang integrity ng Titanic. At kapag sinubukang i-recover, baka ito ay madurog lamang. Ang buong barko ay kinakalawang na, kaya mas mainam kung mag-research na lang kung nasaan ang ibang parte ng Titanic. Ang interior ng Titanic ay lalong hindi gumaganda ang kondisyon habang nagtatagal. Halos lahat ng compartments nito ay lalong lumalala ang kondisyon. Noong 2016, nadiskubre ng mga scientist ang extremophile bacteria na patuloy na sumisira sa mga natira pa sa Titanic. Dahil dito, ang Titanic ay baka tuluyan ng matunaw sa 2030. Ayon sa UNESCO, Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, ang mga sites gaya ng Titanic Wreck sa Atlantic Ocean ay untouchable at hindi pwede ibenta ang mga artifacts na nakuha dito. Dahil hindi na talaga kayang i-recover ang buong barko, may iba't ibang concerns na lumabas tungkol sa ibang bagay na pwede pang ma-recover. Pero sabi ng iba, dapat ikonsidera ang Titanic Wreck na isang gravesite dahil sa 1,500 na tao na namatay dito. Bago mawala ng tuluyan ang Titanic, pwede ito makita ng personal sa pamamagitan ng Ocean Survey Expedition Company na tinatawag na Ocean Gate. Kung may $100,000 o 4.9 million pesos, maaari kang sumama sa Titanic Survey Expedition at tumulong sa pagtukoy ng mga bagay na nasa Titanic Wreck. Pwede na rin naman panoorin ang Titanic na pelikula, halos kaparehas naman ito ang aktwal na loob ng Titanic. Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa Titanic? Comment down below! Ulo, nagawa sa papel at peking tangke na ginamit
para maisahan ang mga kalaban. Isa sa mga naging sikat na teknik ng digmaan ay ang paggamit ng ulo na gawa sa papel at mga peking tangke na ginamit para maisahan ng kalaban. Unang-una sa lahat, bakit nga ba ito ginamit? Ang sniper decoy ay naging mahalagang taktika sapagkat nagsilbi ito bilang pang-distract ng mga kalaban noong digmaan.